Hello mga bossing! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga kasalukuyang sumasakit na ang inyo pong ulo dahil hindi nyo na malaman kung paano nyo po babayaran ang inyong mga pagkakautang? Ay tunay naman na napakahirap po ng ganyan. Higit sa lahat kung halos lahat ay naikutan mo na, kumbaga may utang ka na sa kanila, tapos naniningil sila sa ngayon, tapos ay sumisigaw dyan sa labas ng inyong gate na magbayad na kayo ng inyong mga pagkakautang at kayo po ay nahihiya ng lumabas kasi parang dating po nyan ay na-iskandalo kayo dahil nga po nagsisigaw na sa may gate. Kaya may mga pananakot na nagaganap. Napakahirap ng ganyan sa sitwasyon at talaga namang hindi ka na makakatulog kapag po ganyan ang sitwasyon. Ngayon po mga bossing, kung kayo po ay nakakaranas ng pagkakabaon sa mga pagkakautang at hindi nyo po malaman kung paano nyo na ito mababayaran, ito po mga bossing ko, simple pero napaka-epektibo na sa inyong bahay nyo lamang makikita po ito mga bossing, basta taimtim lang na panalangin. Pero syempre mga bossing ko, tayo po ay dadagdagan ang sipag at tiyaga para mabayaran natin yan. Pero ito po mga bossing ko ay makakatulong para kayo po ay makaisip. Yung parang iniaadya kayo kung saan kayo magkakaroon ng pera, kung saan kayo, paano kayo makakabayad. Ayan, mas mainam po na meron po tayong ganito. Pero nandun pa rin yung sipag at tiyaga mga bossing ha. Hindi po po kita ay gumawa ng ganito. Mag-aantabay po tayo kung kailan darating ang swerte o kung kailan natin mababayaran ang ating mga pagkakautang. Tayo pa rin po ang kikilos. Lagi nyo po tatanda ng kasabihan na nasa Diyos ang awa at nasa tao po ang gawa. Kahit ikaw ay manalangin na manalangin at kayo po hindi kikilos, hindi nyo rin po yung mababayaran. Hindi rin po kayo magkakaroon ng pera. Pero kailangan po natin ng tatlong kombinasyon, panalangin sa mahal na Panginoon, pampaswerte at sipag at tiyaga. Ewan ko na lamang kung hindi mabayaran nyo lahat ang inyo po mga pagkakautang. Kaya kung kayo po isa sa mga niniwala sa mga pampaswerte, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing, kung ituturo ko sa inyo ay prove na at isa na rin po ako dyan sa magpapatotoo po dyan. Mula na ginawa ko po ito, yung bang tipo na parang iniaadya ka kung saan ikaw ay suswertihin, yung bang tipo na iniaadya ka kung saan ikaw ay magkakaroon ng pera, yung bang tipong wala naman sa isipan mo tapos bigla na lang ginawa mo, parang may bumubulong po sa inyo na gawin mo to, parang dito eh magagawa mo siya. Halimbawa, parang wala naman sa isipan nyo na magbenta ng ganyan. Halimbawa magbenta ng mga damit. Halimbawa meron ka kakilala, iniadya ka, nakapagkwentuhan ka sa may palengke, siya ay mitindang damit, tapos naikwento mo yung problema mo, tapos nai-offer sa inyo na, gusto mo, ialok mo yung damit ko, ganito ang bigay ko sa iyo, tapos ikaw nang bahalang tumubo, tapos ganun po ang ginawa nyo, hanggang sa ending, ikaw pala isuswertihin dyan, hanggang sa ending, ikaw ay nagkaroon na ng sarili mong damitan. Yung mga ganyan, ako ay may kakilalang ganyan mga bossing ang pangyayari. Kaya kung kayo po yung isa sa mga nagnanais na swertihin sa buhay or mabago ang takbo ng pamumuhay or makabayad sa mga pagkakautang, sa pagkakalubog sa mga pagkakautang, subukan nyo po ito. At ito po ay proven na. Ngayon po mga bossing, ang kailangan lamang po natin ay isang malinis na papel at ganoon din po ang ballpen. Susulat natin dito kung kani-kanino tayo may mga pagkakautang. Pagkatapos, kailangan po natin ng malinis na tubig. Kung kayo ay may tubig, tubig ilog, tubig dagat, at syempre, tubig ulan, dahil tag-ulan po ngayon, Oktobre, ay kung meron kayo niyan, ay okay po yan. Pero kung wala, huwag ka malungkot. Pwede pa rin po ang tubig gripo. Ganon din po mga bossing ko, ang ati pong asin. Ayan, isang kutsarang asin lang ay sapat na. Ito po inyo pong gagawin. Ang paggawa ng aking mga pampaswerte ay tuwing Tuesday or Friday at saktong-saktong po ngayon ay Biyernes. Kung kaya't napakainam, concentrate lamang mga bossing sa pamamagitan lang ng mga nabanggit kong ingredients ay makakabayad na po kayo sa mga pagkakautang. Kayo po ay kumayod kalabaw. Mag-isip na ng mga pamamaraan kung paano nyo ito mababayaran at mababayaran nyo po yan. Mararamdaman nyo na parang gumagaan yung flow po ng swerte po sa inyo. Subukan nyo po ito. O siya, ito na. Nakaharap ka sa may silangan na 6:37 hanggang alas 8 ng umaga. Isulat, number 1, numero 1, yung pinaka talagang ayaw magpaawa. Talaga namang, kumbagi, lagi-lagi ka nang tinetext or kaya ay nandyan na sa may pintuan ng may gate ninyo. Sigaw na ng sigaw at magbayad ka na ng mga pagkakautang. Unahin nyo po yun. Halimbawa, si Petra. Si Petra,
Reyes. Ayan, Petra Reyes. Yan ang kauna-unahan at magkano yung amount na pagkakautang mo sa kanya. Halimbawa ay 50,000. Ayan. Tapos, ito naman yung isa ay si Raymundo Aguinaldo. Ayan. Tapos, halimbawa, ang pagkakautang mo sa kanya ay 100K. Tapos, isulat nyo lahat-lahat ang mga pagkakautang ninyo. Ultimo nung kabata-bataan nyo pa, nung maliit pa kayo, nung may mga pagkakautang kayo, isulat nyo na lahat-lahat po yan dyan. Mababayar at mababayaran nyo po yan. Think positive. Sa pinakadulo nito, may note. Halimbawa, isulat nyo na lahat kung kanino-kanino kayo may pagkakautang. May note po dito, mababayaran ko kaagad-agad ang lahat ng aking mga pagkakautang. Wala akong ititira dito. Lahat ito ay mababayaran ko na kaagad. Pagtapos, pangalan po ninyo, ipilido at signature na may pataas para tagumpay po tayo. Pagkatapos ay lalagyan natin ito ng kapranggot na asin. Kunting asin lamang. Para halimbawa mang may mainggit sa inyo, may magalit, manalangin ng masama, hindi po yan tatalag sa inyo. Tatalbog po ito sa kanya once na meron kayong mabisang proteksyon. Meron akong bossing na nagtatanong po sa akin, parang meron siyang nakaaway. Tapos parang mula noon, nagkaroon na siya ng mga kandaman, hindi na ito nawawala. Kung ano daw po ang magandang ano, asin, mga bossing. Tapos marami pa tayong mga ibinigay sa inyo na mga ibang mga proteksyon. Yan po ay kailangan, meron kayo laging proteksyon, magsuot kayo ng alahas, silver, mapa silver, mapa gold, magsuot po kayo. Hindi po yan pang dekorasyon sa inyong katawan, yan po ay mabisang proteksyon din. Ayan, lagay nyo lamang po siya dito sa tubig, mga bossing. At pagkatapos, yan, at pagkatapos ay lagyan ito ng isang kutsarang asin. Ayan, ganyan lang, natapong pa asin po. Ayan, ganyan lamang po inyo pong gagawin, mga bossing. Sumala pa. Ayan. Ngayon po mga bossing, pag nailagay nyo na yung asin na yan, mag-wish ka dito sa may silangan po natin, saktong-saktong ngayon ay Biyernes. Ngayon, sabihin nyo na lahat ang nais po ninyo, think positive sa pamamagitan nito, ay dadaloy ang walang humpay na swerte sa akin. Lahat ng aking mga pagkakautang ay babayaran ko kaagad-agad sa pamamagitan ng pampaswerteng ito. Tapos, positive lamang kayo mga bossing kung kayo ay gagawa nito. Kailangan alam ninyo sa inyong kalooban, sa inyong puso't isipan na kayo po'y makakabayad kaagad-agad. Ito po ay ilagay nyo lamang sa may silangan o sa may tapat ng main door o sa may gilid ng main door. Ito po ay mabilisan na solusyon sa mga problema po ninyo. Basta ang tubig ay huwag yung hahayaan na magdudumi. Pero kung matagal naman din po ito magdumi. Sa akin nga po yung ganito ko, para may isang linggo na nandito ay matagal po siya magdumi. Pero syempre, depende rin po yan sa kapaligiran po natin kung kayo malapit sa kalsada. Kasi sa amin po, malayo na nga po kami sa kalsada, pero yung mga alikabok hindi pa nawawala-wala. Kumbagay, lalo na siguro kung kayo ay nasa malapit sa kalsada, di ba mga bossing? Ngayon pa, basta huwag niyo pong hayaan na ito'y magdudumi. Kapag po ito'y nagdumi, alam niyo naman po ang kalakaran po natin, itapon niyo po yung papel po dyan. Pero bago yan ay magdumi, may swerte darating sa inyo at makakabayad po kayo sa inyong mga pagkakautang. Pagtapos, i-boost niyo po ito sa lababo, buksan po ang gripo at hayaan makaagos sa malayo yung tinapon ninyong tubig. Hugasan niyo na rin po itong ating nalagyanan para kumbagay habang hugasan nyo ay yung tubig na itinapon nyo ay lumalayo na ito ng lumalayo. Kapag napansin nyo na malayo na yung tubig na itinapon, i-off nyo na po ang gripo at lagyan po ito ng isang kutsarang suka at hayaan na mga 5 minuto na nakababad po yung suka sa may lababo. Huwag nyo po muna itong lalagyan ng tubig or huwag muna kayo maghuhugas po dyan. Para manuot yung suka ay kumbagay mawala lahat yung mga kung ano man ang mga negatibo na naitapon po ninyo. Isa po yan sa mga napaka-epektibong pag-alis ng mga kamalasan natin at para makabayad tayo kaagad-agad sa ating mga pagkakautang. Simple pero napaka-epektibong pangapamamaraan. Ang mga taong walang pera, mga bossing, dyan gagana ang ating law of attraction. Yung bang may lubos ka ng paniniwala sa ganito dahil wala na tayong pera eh. No choice na tayo. Pero pagka makapangyarihan po kasi ang ating pumbibig at ganun din po yung ating kalooban, kung anong ating dinadama, yan po ay magaganap. Kaya damhin nyo, kayo po ay makakabayad na sa mga pagkakautang at kayo po ay soon, lahat ng mga gumagambala sa inyong pong isipan, sa inyong puso't isipan, mawawala po yan. Masusolusyon niya sa pamamagitan ng mga simpleng pamamaraan. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!